gamit ng mga babies na ipamimigay ni Kuya Food Lab. Ito ang ating mga doctors. Ayan po sila. Ito po ang mga gamit ng mga babies na ipamimigay ni Kuya Food Lab. Ayan po ang lecture ng usapang buntis na si Ma'am Betsey. At andyan din po si Kuya Food Lab at ang ating gagaw dito sa Ramos Pascual. At ang 100 tumatin para dito sa ating usapang buntis. Ito ang ating mga doctors. Ayan po sila. Maliban na lang kung mapagos yung magpanatalo dahil sa birth certificate. Pero the rest po yan, libre po. Okay, wala po siyang mga. Okay. Ano po yung napakailangan natin ihanda? Okay. Ito po, syempre may mga damit. Dapat. Siyempre, kailangan natin magpa-exclusive breastfeeding para makatipid tayo ng gatas. Pinaka-number one yan kasi napakamahal ng gatas na yan. Okay? Ano ba yung may idudulog nito? Ano ba mahalagahan ng pagpapasusok nito? Hindi na tayo pan-only breastfeeding with the exception as a drop of syrups consisting of vitamins and minerals, supplements and drugs. No food or drinks other than breastfeeding, not even one. Sabi niya, pag sinabi natin fully breastfeeding, walang halong vitamins, wala rin halong tubig, purong gatas lang na. Okay, next po. So, ito. Balik tayo kay Rose. Writing, Rose, balikan po natin kwenta. Paano po ba natin babagawin? Okay, ito yung pinapakita lang dito, no? Imagine niyo meron isang dagat, meron bang kago. Ang bangka, yun yung birth plan. Yung sinasabi nila na kailangan may birth plan ka. Saan ka ba talagang bangka? Yung kati, ito yung hanggang doon. Yun yung kailangan mo para makarating ka sa dapat puntahan. Ba? Kati. Alam niyo yung kati? Okay. Ang kati pala yun yung bangka. Yung sagwal, ito yung hanggang doon. Like this, ito yung inilalagay sa katawan natin para dyan.
ng buong aking pamangkin at pansin. Padaling. Facing similar challenges is having no extra resources. Ibig ko lang sabihin ito, no, mga nanay, no, ay malalaman ninyo po kung paano yung pagbubuntis. Pag syempre, hindi po nagagaling sa mga experiences na mga nagbubuntis. Okay po, next po. Okay, method choice, no? Sabi daw po dito, pag family planning method na gusto ninyong gamitin, no? Pakisulat daw po sa papel, pero syempre hindi nyo na isusulat yeah, kasi buntis na kayo eh. Diba? Pero po, kung kayo ay mamimili ng family planning, dapat po kung ano yung gusto ninyo. Okay? Mapanatural, IUD, no? Kayo po mismo ang mamimili. Okay, yun lang. Mabilis lang naman pala, Ma'am Beth. Asan si Ma'am Beth? Si Ma'am Beth, ano to eh? Gustong-gusto nito, binibigla ako eh. Ma'am Beth, asan ka? Nakit po yung nakapig. Okay, ayan next. Ayan po si Kaya po, vlogger, namimigay ng gamit ng babies sa mga nakasagot sa katanungan sa kanilang lecture. Okay, next. Ano-ano ang daw ang halimbawa o paraan ng ligtas at epektibong pagpaplano ng hindi na magkaanak? So, palapakan po natin si Ma'am Shea! Ayan. Ganito pagkakailangan natin, mga corpus natin, yan ang ating leader dito sa ating end. So, okay, gano'n na tayo sa immunization. Nasaan na si Ma'am ano? Mama Jomalia. Tawagin po natin yung isa sa pinakamaganda naming nurse na pinagmamalaki dito sa Barangay Health Center, si Miss Jomalia! Yeah! Palapakan niyo naman po! Ayan. Miss Jomalia! Yan po ang ating nurse. Haba ng hair. Okay. So matanim mo ba yung ina para pag dating kami sa question, meron po tayong sasagot. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ang nurse na sa Barangay Health Center po. So kapag naranak po kayo, ako po ang magpapaiyak sa mga anak ninyo. Ako ang tutusok po. Sino na po ang suki ng health center? Sino na po ang nakadami ang anak? Dr. Jones. So, abisado na po ba yung mga kung ano ang ibabakuna po sa inyong susunod ng mga anak? Tanong, ano ang ibig sabihin na FIC? Sino ma? Ang galing. Ang sige ma'am, mag-subscribe sa Dr. Jones.